Tumumura siya ng mura, di ba? Sobrang nakaka, ano? Parang wala siyang pinag-aralan. Di ba? Doktor siya ha? May pinag-aralan siya. Oh my God. Emergency alert. What's up guys? It's me, Patrick A. Permejo, and welcome back to my YouTube channel, Kepa TV. So for today's vlog, kahit tayo binabagyo na ni Bagyong Tisoy, eh itutuloy natin to kasi sobrang nakakaiyamot itong ating vlog na gagawin. Sobrang nakakagigil. Ito yung napanood ko sa Facebook na yung doktor na minamaliit yung driver. Napanood ko yun eh sa Facebook. Talaga. For sure, napanood ko rin yan. At kaya ako yung dito. So ito, panoorin natin tong part 1. Part 1 ni Capitol po. Panoorin natin to. Ito, mura siya ng mura, diba? Sobrang nakaka, ano? Parang wala siyang pinag-aralan. Diba? Doktor siya ha? May pinag-aralan siya. Oh my God. Emergency alert. Sa Batangas at Laguna, nagbabadya ang mababang lugar at pagguho ng lupa sa kabundukan. So, totoo lang, mas natataranta ako dito sa emergency alert dahil pagka sa bulsak ko. Oh, bakit niya idadama yung L300? Yung diba L300 yung ano na sasakyan. Mura talaga siya ng mura guys. Ako lang po yung tatahimik, ako na lang. Parang kanyang yung daan, di ba? Oh. Ito naman yung part 1 na ginawa niya. Part 1 ba tawag? Basta yung... May attitude di ano? May attitude kakaiyamaw? Alam mo kung tutuusin, itong mga doktor na ito, karespeto naman talaga sila kasi may pinag-aralan sila, may mga natapos sila, tapos ito na nga, sila yung kailangan natin kapag may sakit tayo. Pero, yung sa attitude niya, parang hindi niya, parang sobrang naman siya kumang maliit. Diba? Sabihin natin mataas siya, angat siya, kasi professional siya. Pero parang ginagamit niya yung kataasan niya para mong maliit ng iba, parang masunod lang yung kagustuhan niya. Although hindi ko pa alam kung ano yung reason bakit niya yung ginawa, is, 'di ba? Parang hindi naman dapat na gawin niya 'yon sa isang taong gaya ni Tatay. Ganun din si Tatay, yung kumbaga bastusin, mura-murahin, tapos pagsabihan na kung ano-ano, arumi-rumi daw, parang minamaliit niya yung sakyan dala ni Tatay. Parang nakakaano siya eh, parang sa word na 'yon, hindi ka man sinakta ng physical. Pero maramdaman mo yon, emotional, mahirap tagtagin yon. Parang minaliit ka lalo, yung ganun. Kasi mas masakit talaga yung emotional na pananakit kaysa sa physical. Kasi sa physical, nagihilom yung sugat eh, pwede pang gumaling. Pero kapag nasaktan ka, through emotional, mananatili yun dito, saha dito, maaalaala mo dito. Tapos yung sakit noon, maramdaman mo dito sa puso natin. At yung tinatawag natin na voice is powerful than action. Yan yun. Hindi ko alam kung yun yung tamang thought. Pero yun din naman yung ibig sabihin, di ba? Na kung minsan, magdahan-dahan tayo sa ating mga sinasabi. Ako, aminado ako personally. Minsan talaga hindi ko nakokontrol yung voice ko. Pero, hindi po yun tama. Minsan kinokontrol ko na po yung sarili ko. Alam po yun ng mga kaibigan ko, lalo pag nagagalit ako. Think kung ano yung mangyayari in the future kapag sinabi niyo yun.
kapag ginawa niyo yung bagay na yon. Kasi dito, hindi ko pa alam naman talaga yung pinaka main reason bakit ginawa yun ni doktor sa tatay. Although sa viewer, iba't iba na yung outcome eh. Iba't iba na yung magiging response ng mga tao kapag sinabi, ano ba yan? Doktor siya. Professional siya. Bakit niya ginawa yun? Diba? Hindi yun may iwasan. Hindi natin alam kung ano yung nangyari. Mahaba tong video na to, kaya papanoorin ko muna. So yung magiging reaction ko dito, syempre, same as the reaction of many people. Hindi naman siya agad magbabiral kung hindi siya alam ng mga tao, diba? Syempre, aware sila. Papanoorin nila ito. At ito na nga yun, pinapanood ko na din. So guys, comment down below kung gusto niyo itong gawan ko ng parody. Antayin lang natin itong sibag yung tisoy na to na makagawa na ako ng parody, guys. So abangan natin. So ipagpatuloy natin itong panonood. Alam niyo kung totoo sa inyo, tatay ko nga tricycle driver eh. Maraming natutuwa sa tatay ko kasi sobra siyang mapagkumbaba. Sobra siyang kung may kinakailangan umuna mag-overtake. Pinapa-overtake niya. Pag may liliban, papaliban din niya muna bago siya umalis. Yan, ginagawa na po na action ni Idol. So, hindi naman siya yung process na kagaya nung sa teacher na sobrang na-viral. Kasi, di ba yung nangyari dun sa teacher ay tinirtag na lisensya without a process? So, ngayon, alam na ni Idol ko ano yung gagawin. So, sayang naman yung mga naging basher niya eh, ito o, ginagawa niya ng paraan baka kung ano naman masabi niyo. At saka, worth it naman kung gagawin to ng action gaya ng ganun. Kasi yung ginawa niya sa tao, 'di ba, sa pagpamaliit, sobra naman. Gigil si ako eh. Kaya ako tuwa-tuwa man ulit na rapi tulpo. Ang dami mga article na natututunan ko. Pili ko pinlaki to ng spoil. Ayan. Tungkol na naman to sa lisensya ha, baka kung ano namang maging ishare naman to sa mga tao. Panoorin muna tong video na to bago manghusga yung iba. Siya po ay doktor sa Diliman Doctors Hospital. Parang may something to sa picture. Si Dr. Mendez isang protolary. Parang Director Roberto Valera. Kailan na mag-comment ko ang picture ng doktor yun. Director Valera, magandang hapon po sir, Director. Bayan ko kuya kayo. Thank you po, sir. So tatay, nung nangyari po yun, yung 14 years old na anak po ninyo, ang katabi nyo at nagvi-video po. Opo. Siya po yung nakakuha ng video. Hindi po namin alam na binivideo niya yung nagpumura sa papa niya. Ano pong naging reaksyon ng bata matapos po yung incident? Takot nga siya eh. Siyempre trauma. Kung saan kayo pupunta? Pauwi na po kami. Kasi alam po kami. Sana maturuan ng leksyon yung lalaki yun. Kasi iba talaga ako gali, iba yung ano niya, yung nasa isip. Naano ko na yung pagpapitaw na nagdadrive na hindi maganda ang ano, asal. Hindi lang basta-basta magano, magmaniho. Merong ibang tao na namala mo kung sino. Oo, yan! Nakakayaman yung mga ganyan driver! Katawang ko. May ganyan lang dito eh, yung jeep sa Ayalipa. Hindi ko napakalanan. Kaya mo takalamin kanyang-kanyang buong karsada. Ipapasamahan na po namin kayo sa aming pong mga reporter para maproseso na po sa lisensya po niya and po para po sa mga bata. Maraming salamat. Oh, yan. Akin na mga reaction, excited ako na magkaharap-harap sila. Isa na namang bituin ang luluhod sa lupa. Yan. Talaga. Ako, sobrang nakakagalit yung ginawa niya. Ayoko nang mamaliit. Talaga, abangan natin yung susunod na mangyayari dito kung ano magiging reaction sa ginawa niya. Ano kayo kung ano yung, kung siya mismo yung makakapanood ng video ko, paano yung, ano ba sabihin ko? Parang nabuhala. Siya mismo yung makapanood ng video kung ano yung ginagawa niya sa tao. Sa taong yung kay tatay. Ano yung magiging reaction niya? Ano ang magiging, ano ang maramdaman niya kapag napanood niya yung kauna-unahan niyang ginawa? At saka itong recent na ginawa niya. Yan, for sure. Hihingi ng sorry siya. Pero kung mataas naman yung pride, kahit hindi naman yung sorry, baka naman mayaman na siya. Diba? Yun eh, kinokontrol tayo ng pera. Kung ako talaga magkakaroon ng pagkakataon na gawan to ng parody, gagawa natin yan. Hindi nga tayo makapagawa ngayon gawa ng bagyo, diba? Gagawin natin yan. Comment down below kung gusto niya, guys. Tapos, shoutout ko nga lang pala yung aking mga stars. Yan! Yay! 20,000 subscribers na po tayo! Diba?
dumadami na ang pamilya natin. So thank you so much na pagkitiwala at kung napapasaya ko po kayo ay maraming salamat. That is the purpose why I am vlogging. I just want to entertain and to persuade a lot of people. Diba? English yun! Sabi ko sa inyo, upgrading! Yan! So yun guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Kiyapat TV, at sa aking Facebook page, Kiyapat. Yun lamang po, hanggang sa muli! Bye-bye!